Что это? Мы любим спать. Тихо, тихо, Тарзан, тихо, Тарзан. Juan, me estáis güeyando, ¿cierto? No, si quiero tocar el equipo. Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, no, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No, pues siempre se tengo el cabello aquí al frente mío, güey. No está. Mula sa multo sa vulcanizing shop, multo sa warehouse, babaeng lumulutang sa hangin hanggang sa haunted na estatwa sa sementeryo, naririto ang apat na video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. So ito, no, pasensya na kayo kung medyo natatagalan ako sa mga upload natin. Medyo nagiging busy lang tayo ng mga panahon ito. No? Ito, simulan natin, no? Andy the Explorer, actual video ng babaeng lumulutang sa hangin. Si Marco Garcia, isang negosyante at nagmamayari ng isang maliit na motor shop na mayroon lamang isang trabahador. Isang araw, ay nakatanggap ito ng ire-repair na sasakyan buhat sa isang customer. Subalit ayon kay Marco, matapos tanggapin ang sasakyan na ito, ay nagsimula na ang kakaiba at nakakakilabot na pangyayari ang nagaganap sa kanilang maliit na shop. Hinihinala ni Marco na may kinalaman ang nasabing sasakyan sa mga nakakatakot na nangyayari sa kanila, lalo na sa kakaibang kinikilos ng kanyang nag-iisang trabahador simula nang tanggapin nito ang ire-repair na nasabing sasakyan. Isang araw habang minomonitor ni Marco sa kanyang cellphone ang nangyayari sa kanyang shop, ay bigla na lamang may nakita itong nakakatakot na pangyayari na nakapukaw ng kanyang atensyon, hinggil sa kakaibang kinikilos ng kanyang matandang trabahador. Nang tanungin niya ang nasabing matanda, ay sinabi sa kanya nito na ang kanyang kinakausap ay si Carlo, ang may-ari ng sasakyan na kanyang nire-repair. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang kanyang nakita. Oye, este weón se volvió loco. Estoy revisando por la cámara del taller. De mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. De verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Le voy a preguntar por cámara qué está haciendo. A ver, vamos a preguntar. ¿Sabes que consiguen el teléfono con la Tony? ¿Qué da pa' un habla, weón? ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con Don Carlos, que me está viendo, pasando por supuesto, explicando el tema de la reciente que tuvo Carlos en la carretera. Eso me está viendo por supuesto, yo estoy explicando lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, Don Carlos? Pero, calma, oye, calma. Escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro. Juan, me estáis güeyando, ¿cierto? Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, no, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No, pues siempre se tengo el cabello aquí al frente mío, Juan. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. Juan, no estás con nadie. Sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Sube, viejo, sube, vente al tiro. No estás con nadie, Juan. Viejo, no, te estoy, tengo grabado, vente por favor, vente. Dahil sa nakakatakot at nakakakilabot na nakita ni Marco sa kanyang trabahador, ay agad niya itong tinawagan upang tanungin kung ano ang nangyayari sa kanya. Dito nga ay napag-alaman ni Marco mula sa kanyang trabahador na ang kanyang kinakausap ay si Carlo, ang may-ari ng sasakyan na kanyang nire-repair. Subalit kanilang napag-alaman na ang kinakausap ng trabahador ng shop ng araw na yon ay sumakabilang buhay na,
bago pa man madala ang sasakyan sa kanilang shop dahil sa malagim na aksidente na kinasangkutan nito. Dahil dito ay natakot at kinilabutan ang trabahador sa kanyang nalaman. Hinihinala nila na multo ng nasabing driver ng sasakyan ang kausap ng matandang trabahador. Ayon pa sa ilang viewers, maaaring hindi pa alam ng nasabing driver na patay na siya o may gusto pang gawin na hindi nagagawa ang nasabing driver kaya ito nagmumulto. Naniniwala din sila na isa itong pambihirang paranormal na pangyayari na nakuhanan ng camera. Kayo, ano ang inyong opinion sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Grabe yun, no? Kinilibutan ako, no? Minsan sa buhay natin, minsan may kinausap ka tapos yung pala hindi na pala buhay dito sa mundo. Nakakatakot. Ang video namang ito na nag-trending sa internet at unang pinost ng security guard na ito. Isang araw habang minomonitor niya ang mga activity na nangyayari sa isang warehouse na ito, ay bigla na lamang siyang makakakita ng isang nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari mula sa CCTV camera. Matapos ipakita ng security guard at ipinanood sa mga trabahador ang nasabing video, ay nagsitindigan ang kanilang balahibo at natakot sa kanilang nakita. So I work security at this construction site, right? We got all the trucks. We got these rail things right here. There you go. One of these. These things are heavy. Just a little backstory. It was a construction worker that he needed help pushing one of these. He says a guy came up to him, another worker, and he says, I got you. Just guide me and I'll push it for you. So I said, okay, cool. So he was guiding him. He kept telling him, back it up, back it up, back it up. And he was pushing it. When they were done, he went around the reel to tell him thank you. And he says that he was gone. Matapos na mapag-alaman ng trabahador ng gabing yun mula sa opisina ng kanyang kumpanyang pinagtratrabahuhan, na ang lalaking tumulong sa kanya ng gabing yun ay patay na noong 2015 pa. Oh. Dito ay nakaramdam siya ng takot dahil hindi niya inaakala na ang lalaking tumulong sa kanya ay isa palang multo ng dating trabahador sa warehouse na yun. Takot yun. Pero mabait. Tumulong pa eh. Pero mabigat nga yan, oh. Masakit tenga ko sa inyo. Wala na nga naman tumutulak. Imposibleng gumalaw yun kasi ang bigat-bigat nun. Hindi pwedeng walang tutulak dun. Ayon pa sa trabahador, matapos ang pagtulong ng nasabing multo ng dating trabahador, ay bigla na lamang itong nawala. Sinubukan pa niya itong hanapin sa paligid upang magpasalamat subalit hindi na niya ito nakita. Matapos ipapanood sa kanya ang video mula sa naka-duty na security guard ng gabing yon, ay takot ang nang ibabaw ang kanyang naramdaman. Naniniwala sila na ang nasabing multo ng dating trabahador doon, ang siyang taong tumulong sa kanya, based na rin sa nakita niyang itsura nito. Grabe. Kinilabutan ako sa mga video. Ang video namang ito na nag-trending sa internet at nagmula sa bansang Russia, ilang taon na ang nakakalipas, na kung saan ang lalaking ito habang namamasyal sa kagubatang ito kasama ang kanyang alagang aso, ay bigla na lamang tumakbo ang kanyang aso papalayo, dahil dito ay kanya itong tinawag subalit hindi ito nakinig sa kanya. Marahil may nakita itong hayop o tao kaya ito tumakbo papalayo sa kanya. Dahil dito ay kanya itong sinundan, subalit laking gulat at takot ng lalaking ito, nang bigla na lamang itong nakakita ng isang batang babae na lumilipad o lumulutang sa hangin buhat sa gubat na ito kasama ng isang babae na hinihinala niya na kanya itong ina. Matapos marinig ng mag-ina ang tahol ng aso at paparating na tao, ay agad itong tumakbo papalayo. Matapos i-upload ang video na ito, ay agad itong nag-viral sa internet.
Marami ang nagsasabi na maaring tinitrain ng kanyang ina ang kanyang anak na babae upang maging ganap na mangkukulam o aswang. May nagsasabi din na may lahi itong aswang na malapit ng isalin ng kanyang kapangyarihan kaya sinasanay na niya ang kanyang anak. Panoorin ninyong mabuti. Tarzan! Apol! A теперь ко мне. Ко мне, Тарзан. Ко мне, я говорю. Тарзан! Тарзан, я сказал, ко мне! Тарзан, ко мне! Что это? Крабы! Тихо, тихо, Тарзан. Тарзан, тихо. Тарзан. Боже мой. Что это было? Muna panood ko na to kung saan eh, pero napaisip lang ako ngayon, paano nila nagagawa yun? Ang video namang ito na nag-viral sa internet na kung saan ay makikita ang nakakatakot ngunit nakakamangha na mga Halloween display sa isang kabahayan na ito. Makikita sa video ang mga Halloween display sa paligid ng bahay nito kagaya ng aswang, multo, mga halimaw at iba pa. Subalit ang pinakanakatawag ng atensyon sa mga tao na pumapasyal dito ay ang lumilipad na babae mula sa hangin. Tinampok din ito sa mga news o balita sa iba't ibang istasyon ng telebisyon dahil sa nakakamanghang mga display na ito. Grabe. Daming tao. Lahat ng mga namamasyal dito ay namamangha at nagtataka kung paano ito lumulutang sa hangin ngayong wala naman silang nakikitang lubid o tali upang maging dahilan para lumipad o lumutang ito mula sa hangin. Ano yan? Parang manika eh. Pero paano lumulutang? Eyes playing tricks on me. Ang video namang ito na nag-viral sa internet na unang in-upload sa Instagram, na kung saan, habang nasa sementeryo ang isang YouTuber na ito upang bisitahin at inspeksyonin ang sinasabing sikat na haunted na estatwa sa nasabing sementeryong ito, ay bigla na lamang may makukuhanan na nakakatakot na pangyayari ang kanyang camera. Okay, panoorin ninyong mabuti. Creepy. I could have sworn I saw the arm go up. Oh? Whoa, wait, no way. Makikita sa video ang nakakatakot at nakakakilabot na paggalaw ng nasabing haunted na estatwa. Alam mo, yung estatwa nakakatakot na eh. Kung gagalaw pa yan, sobrang nakakatakot na yan. Right. Habang naka-livestream, ay makikita ang unti-unting paggalaw ng mga kamay ng nasabing estatwa na ito. Ayun no, nagalaw nga. Okay, sworn I saw the arm go up. Gumaganon. Whoa, wait, no way. Magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin dinarayo ang nasabing sementeryo dahil sa sinasabing haunted na estatwang ito. Ayun, no? Kayo ano ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Pili ko ang gumagalaw yung ulo eh. Okay, are my eyes playing tricks on me? I could have sworn I saw the arm go up. Whoa, wait, no way. Marami nakakatakot yan, no? Ang galing ng video eh, no? Kinilabutan akong tayuan yung mga balay videos. Don't forget to subscribe. Andy the Explorer, kung di ka pa nakakasubscribe, eh mag-subscribe ka na. Medyo namamaos na ako. Kung bago ka sa channel to, eh, huwag mo kalimutan pindutin yung bell button para lagi ka ma-notify sa mga video natin. At syempre, kung di ka pa nakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na. Bulol-bulol na.